Hi, welcome back po sa ating YouTube channel. Kung baguhan ka lang po sa aking channel, ako nga po pala si Randy Bo Morales na taga Palawan na nagtuturo, no? Kung paano mag-incubate at bumuhay ng mga shisyo, wow! Shisyo ng manok, shisyo ng itik, pwede po kayo mag-comment at magtanong sa akin para maturuan ko po kayo, no? But, dyan po sa mga nagpapa-shoutout, gagawa po tayo ng video na para lahat po kayo ay ma-shoutout ko. Pero ito po mga video na dinapost ko po, ito po ay nahihingi ko po makatulong po at makaturo po talaga sa inyo. Yun po yung mga importante yung tinuturo ko, no? But this video, ang pag-uusapan po natin, paano ba talaga bumuhay ng mga shisyo? Kasi marami po nagtatanong sa akin kung paano daw po magbuhay ng shisyo. May kakakomment lang po, no? Hindi ko na po mapa-flash dito sa video natin na mapapakita, pero nagtatanong po kung paano bumuhay ng shisyo nang walang bawas, no? Kaya po yan yung topic ko dito sa video na to, no? Kung may mga tanong po kayo na marami, baka nasagot na po ng video natin, pakisulungkat na lang po at pakipanood na lang po isa-isa ang video natin. Kasi po, yung mga tanong yung karamihan na napapansin ko, may video na po akong ginawa dyan, no? So, hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa, no? So, umpisa na natin, no? Ipapakita ko sa inyo mula sa pagpisa hanggang doon sa kulungan ko, yung mga shisyo ko kung paano ko inalagaan. Kaya doon sa mga nagtatanong, ito na po yung inyong lingkod, ipapakita na po sa inyo kung paano po bumuhay ng shisyo. So, umpisa na natin, no? So, kung mapapansin nyo, ito po yung umpisa sa pagbuhay po ng shisyo. Kung mapapansin nyo, medyo madilim na po, no? Hinabol ko lang po yung vlog na ito kasi po ay may load po ako, may expire na po, kaya may nagtatanong po mga citizen o mga followers ko po na, boss, paano po magbuhay ng shisyo o mag-alaga. Umpisan po natin dito sa pag-crack nila, no? So ito po ipapakita ko po sa inyo, no? Ayan po yung umpisa ng pag-crack nila. Wow! So kung mapapansin nyo po, tinakpan ko lang po ng kumot. Ayan po sila, no? So sabi ko nga dyan sa mga gumagaya sa akin, once po na mag-crack na po, nilalagay na po yan sa labas para hindi po mag-overheat dyan sa incubator natin. Tulad po yan, no? Ayan po siya, no? So ito po, mapapansin nyo po, yan, no? Halos babango na po siya. Ito rin po. So yan po yung tips dyan sa mga gustong mag-alaga ng shisyo kung paano po talaga bumuhay ng tama ng shisyo. After that po, paglabas nyo po yan, siyempre basa po siya, ilalabas nyo po siya dito, mula dito po sa tree, mga tree na to, ipapasok nyo uli doon sa incubator. Yung incubator po ang tawag doon, hot air po, no? Na may init siya na 36.0 lang po, lagi pong ina-advise ko, 36.0. No, yun po yung ina-advise ko. Pero po, may nagsasabi po sa akin na kulang daw po. Pero sabi ko po, bahala po kayo, pero yun po yung sa akin kasi po yung incubator ko ay medyo malaki, no? So kung mapapansin niyo po, pagka ganyan na po sila, lumabas na po sila, ipinapasok ko naman po sila doon sa hatcher. Na kumbaga, no? So dito ko po sila ipinapasok. Bali, kukunin natin siya. Kukunin po natin sila, no? Kung mapapansin po, wait lang po, ah. Medyo ano, wait lang po. Ako lang po kasi isa, eh, no? May basket po ako. Mapansin niyo po, may basket po ako. Lahat po na nagpisa, inihiwalay ko na po, no? Diyan ko po nilagay sa basket. At bago ko ipasok po doon sa hatcher, no? Kung papatutuyuin ko po siya doon. Ito po. At ikutin po, no? Pag medyo nakabawas po kayo, yung medyo alam nyo na rin na mabubuhay na rin po siya, tulad nito po, baklasin nyo na po siya. Pwede na po siyang ipasok sa batcher kasi natatagalan lang po siya. Para hindi po kayo pabukas ng bukas. Tapos yung mapapansin yung malamig po sa tabi, no? Kung may mapansin po kayong malamig sa tabi, pwede nyo pong ilagay sa gitna. Pero may wow! Po siya.
hindi lang basta-basta pong naglalagay sa ganito, dapat din po inoobserbahan nyo rin po. Kasi po ay kayo ipapisa. Hindi, kung balot po, okay lang po. Kung balot po, okay lang po, napabayaan nyo lang sila. Pero pagpapisa po, dapat po ay kasama yung pag-aalaga nyo. Kasi baka mamaya namatay din po. Sayang naman po yung dog, no? So ayan po, no? Kung mapansin nyo, tatakpan ko naman po siya ng tila. Kasi kung tila lang po, okay rin po yung tila, no? Kung tila lang din po, okay lang din po yung tila. Ang problema lang po sa tila, sumisingaw po yung init minsan. Kaya nga po ako mayroong ganito, no? Yan po, dinudublihan ko po sa taas. Pero po, kasi nga po mainit na po sila, para po yung init hindi mawala. Pagkatapos po niyan, ilalagay ko ulit po doon sa incubator ko, o hatcher na tinatawag. Ito po. Kung mapapansin niyo po, kasi medyo madilim, dito ko po sila inalagay. No, kung mapapansin niyo po, ayan po. Diyan po sa kung nilalagay din po sila. So mayroon po napansin niyo isa. Pagkatapos po ay diyan sa taas mayroon din pong sisyo diyan. Wow. Tapos po eh mayroon pong isang piraso. Pero po eh ayan po, marami pong sisyo, medyo madilim lang po, no? Wow. Wala po kasing ilaw ako, wala po akong flashlight. Pero supposed to be marami po yung sisyo dun sa loob, no? Ayan po, mga sisyo po yan, no? Ito po, dito po ako sa taas ng dukot, may mga sisyo po yan. Wow. No, medyo hindi lang po makita, baka sabihin ninyo, nagsisinungaling po ako, mga sisyo po yan. Hindi lang po makita kasi medyo madilim na po dito sa bahay. Kasi ginawa ako po to eh hapon na po, no? Para makapagturo lang po ako doon sa nagtuturo kung paano daw po yung magbuhay ng sisyo, no? May nagsabi diyan, shout out kita pre. Ito yung video na to para sa hindi makita mo, shout out kung sino ka. Pero alam mo yung video na to para sa iyo to, no? So ayan po. Yan po yung sisyo sa taas po. Medyo marami po yan. Madilim po. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko para kasi po eh madilim po, no? Gabi na po kasi ginawa ko to. So yung nilabas po natin, yung nilabas po natin na sisyo, ang hirap po pag walang kasama sa video eh, no? Para mag-subscribe po. Ilalagay ko po siya dito, no? Ilalagay ko po siya dyan para magtuyo siya. Pagtuyo niya, bago ko naman po ilalabas doon sa lagayan sa labas, tulad ng pinakita ko. But dati gumagamit po ako ng karton, pero ngayon hindi po ako gumagamit na ng karton doon sa loob ng bahay namin. Kasi sinusurukat ko na sa labas. Wow. Kasi observation ko naman po, kaya naman po talaga sa labas. Pero dapat may takip po sa puro gilid para hindi po sila mapasok ng lamig. So kahit ganito po, pag ganito na po yung mukha niya, no? Eh pwede nyo na pong ilagay siya dito. Kasi po lalabas na rin po talaga yan siya. So kung mapapansin nyo po, ayan po, meron po talaga sisyo yan dyan. Napakaraming sisyo po dyan eh. Hindi po ako papayag na hindi rin nyo makita. Baka sabihin nyo po, nagsisinungaling po yung vlog natin. Ayan po, may mga sisyo po dyan. Ayan po. May mga sisyo po dyan sa taas. Medyo madilim na lang po kasi ano ngayon eh, hapon na po ginawa ko itong video na to. Para masagot ko lang po yung isa nating subscriber. Uwis, tumalun. Subscriber para na nagtanong sa akin about kung paano mag-alaga ng sisyo. After nito po, no, pagkatapos po nito, ipapakita ko po sa inyo kung saan ko na po siya dinidiretso para sirbol na buhay. Take note, kahit itik po yan, pag sisyo pa po, lalo pa po ang lalo pa ang balahibo niya, ganito pa, yung sabing ganito pa yung balahibo niya, hindi pa siya nagpapalit ng balahibo, wag nyo pong basahin ng tubig, wag nyo po siyang paliguin. Pwede rin siyang paliguin, pero mainit po yung araw, kasi po ganito, talagang malalamigan po siya, no? So, tara, doon po tayo sa labas, doon po sa mga sisyo ko, no? Dito po tayo sa loob na sa kulungan ko, no? Kung mapapansin nyo pa, pagkatapos po doon sa loob, pagkatapos po doon sa pinakita ko, dito ko po sila dinadala. No, dapat po may kulungan po kayo na katulad sa akin. Kung mapapansin nyo po sa kulungan ko na to, may screen po sa loob, tapos may 1x2 dito sa labas para po hindi po maatake ng aso. At saka po sa labas, sa baba po, mayroon pong harang yan. Ibig sabihin po kasi kung kaya hindi sila makaatake dito, papasok sila dito sa loob, eh, sa taas, sa ilalim, no? Kamali-mali na tayo, no? Papasok sila para po nilagyan po yung harang sa taas. Pagkatapos po, nasa taas po yung pintuan, no? Napakita ko po sa inyo kung gaano karami yung sisyo ko, no? Buksan lang po natin. Ayan po yung sisyo ko, no? Diyan sa mga nagtatanong kung paano magbuhay ng sisyo, ito po yung style ko. Ibig sabihin po, hindi, pag kahit itik po yan, hindi ko po yan binabasa ng tubig. Kasi po, sabi nga po, mamamatay sila pag... I mean, pag sobrahan sa lamig, eh, mamamatay po yan sila. So, yan po yung sisyo ko, no?
Order na rin po yan, no? So mga nagtatanong dyan, so dito po sa kabila, meron din po yan sa kabila. Sa mga gusto makakita po, dali dalawang kwarto po yan, no? Magkaiba lang po yung date. Magkaiba lang po yung date ng pagpisa o iba rin deliver. Pero sa lahat po niyan, pumisa po yan doon sa refrigerator o sa freezer ko na tawag nito, rep po na incubator. So maraming salamat po sa lahat na nagpapa-shoutout. Sa lahat po na nagpapa-shoutout. So next time gagawa tayo ng vlog para ma-shoutout ko kayo. Diyan sir, sa nagtanong sa akin sir, no, kung paano magbuhay ng sisyo, dapat sir huwag niyong basain at may ilaw sa gabi habang sisyo pa sila. But sa control niyo naman, kaya naman din na walang ilaw.